magandang araw sa lahat. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Kung anong oras man kayo nanonood ngayon, ayun, gikumpleto ko na. Ah guys, diretso anak at yung ano ko sasabihin. Nagluto yung kasama ko ng roasted chicken. Kaming dalawa nag ano tulungan kung ano idagdag, anong ilagay. Ayun. Kasi kami laman din dalawa magkain. Nag-aantay kami ng konsomo namin. Yung kasama ko din, sila din dalawa. Kasi apat na lang kami. Ngayon guys, yung roasted chicken namin, successful talaga. Yung buong manok na binigay na, nawala na siya ng laman sa loob, malinis na ba siya? Hindi namin tinanggalan ng balat. Hinugasan namin ng maigi. Lagi ng asin. Tinanggal yung mga yung malapot na ano. Parang malagkit siya pa. Yung ano niya. Kasi yun ang nakadala ng ano. Langsi yung strong yung baho niya ba? Yun ang nakapastrong ng baho. Kaya tinanggal namin ng asin. Kinaganon sa asin. Yung buong manok. Tapos, pagkatapos na tinanggalan naman sa asin yung ano niya, yung basta ano siya, hinugasan na namin ng tubig maligamgam. Tubig maligamgam ang hinugas. Pagkatapos ng hugas sa loob, sa labas, nilalagyan namin ng toyo, ahos, pinahid sa katawan, sa loob ng manok, tapos nilagyan ng paminta powder, laurel na dahon, ginger, yung luya powder, tapos nilagyan pa rin ng yung magic syrup guys. Kung gusto nyo rin bitsin, pwede rin. Gusto nyo rin na wala yung bitsin at saka magic syrup, okay pa rin. Basta yung toyo, okay na yon. Basta damihan mo lang. Yung dami na, hindi yung isang baso. Kasi sa buong manok, kalahating baso lang na toyo ilalagay doon. Tapos never ako naglagay ng vinegar, suka, lemon juice lang guys, kunti lemon juice. Tapos yung balat ng lemon, gigikit ko siya, gibrush kunti, yung pinaka tiny yun ang hinahaplo sa buong manok sa loob at saka sa labas para mawala talaga yung ano niya, yung sa bisaya pa, langsi yung baho sa manok. Tapos sa loob, nilagyan namin ng sibuyas, dinagdagan na din ng ahos, laurel, dinagdag na din doon sa loob. At sa mga bisaya dyan, mga Tagalog, mahilig sa mga tanglan, pwede rin lagyan nyo ng tanglan. Oo. Pero dito, hindi kami nakabili ng tanglan. Kaya yung tawag nila nag, ano ba yun, grass, ano ba yun sa English, kalimutan ko. Basta tanglan siya. Pagkatapos guys, nilalagay ko na naman namin siya sa ano, yung deep pan or kaldero, pwede rin kung kayo guys. Basta sa deep pan siya, tapos tinakpan ko ng foil na walang makalabas na hangin. Tapos nilagay ko sa oven mga 1 hour and 30 minutes. Luto na siya guys. Ang lakas ng apoy is
160 degree. Yun lang guys, 160 degree. Tapos 1 hour and 30 minutes maluluto na siya. Pag ano guys, remind ko, pag maabutan na siya ng 1 hour, yung 160 degree na apoy, papaba mo, maging ano na, kalahati, 60 degrees na lang. Kasi, ano, maubos, parang hindi maubos kaagad yung juice niya. Kasi may sarili din yun ng juice, yung katas ng manok. Yun ang makapaluto sa sarili niyang laman. Kaya guys, ito na ang resulta sa ano namin, niluluto namin na roasted. Abangan na guys. Salamat. Butter chicken. Butter chicken. Sundan chicken. Lagi naman.